Alright, isang magandang araw na naman mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, naboy mga kaibigan, kumusta po kayo? Lalong-lalo na po sa ating mga kaibigang OFW. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Well, sa araw na ito mga kaibigan, isa na namang reaction video ang ating pong bibigyan ng pagkakataon na mahimay, ano po, sapagkat meron po tayong nakita na talaga namang medyo nakakapanggigil, ano, talaga namang grabe, sobra ho ito. Ito po mga kaibigan ay isang senaryo ng respondi ng bumbero, isang mga elemento ng nasa fire protection, ang papunta ng Kalumpit, Bulacan para mag-responde ng isang sunog. Sa hindi inaasahang pangyayari mga kaibigan, sila ay hinarang sa inliks at siningil pa ng bayad. Well, hindi naman natin ano yun kasi talagang yun ang pagbayad. Kailangan magbayad tayo, di ho ba? Pero ito ho ay responde, no? Pero para po sa ating overview, para po sa ating kabuwang perspektiba, ay ating pong mga kaibigan panoorin ang video. Sabay-sabay po natin panoorin at syempre reaction tayo after. Ito po, panoorin natin. Ayan, ito na po yung umatakbo sila, no? Ang bilis ng takbo sila, nasa inlet siya. Ayan, papasok na po sila ng inlet mga kaibigan. Ito na. Ayan. Pumasok na sa index mga kaibigan. Ayan, no, nakita nyo ha, na may harang siya. Well, it's normal kasi nasa index lang. Pero tika, papinggan natin. Ngayon tatakbo daw pabulakan, Kalumpit. Bayad na. May bayad daw ba? Lampay niya na. Ha? At puro siya po. Ayan. Dito mga kaibigan ha, pinapaliwanag ng driver, tatakbo ng sunog, magre-responde sila. Tinanong niya kung may bayad. Nag-flash po mga kaibigan, kung ating makikita yan, 155 babayaran nila. Well, maliit na halaga, no? Pero ang bottom line dito mga kaibigan is ang katanungan dito, dapat bang magbayad ang ganitong klaseng sitwasyon na ikaw ay magre-responde? Ay, pagpatuloy po natin. Lahat ng responde namin, wala kaming binayad. Ayun, nagpapaliwanag. Lahat ng responde, walang bayad. Babalan tayo. Maaabala. So wala pa rin mga kaibigan, dyan pa rin ha. Nakausap na siya. Ayan. Ito mga kaibigan, ilang minuto na nakatinggal dyan ha. At tandaan ho natin, grabe ho ang sunog. Alam naman natin yan. Pag biglang segundo lang, biglang laki ng apoy, no? Ito ho. Ayan, di pa rin sila nakakaalpas sa inlex. Talagang pinipilit silang magbayad. Oo. Paano naman? Mga volunteer lang ito eh. Paano kaya kung wala silang bitbit na pera, no? Kasi emergency. Parang pinarinig yung tawag sa radio yata yun. Mama. Ang tagal na mga kaibigan. Grabe, tinatanong nila anong oras. Alam nyo ang segundo, napakahalaga nito eh. Ayaw pa nilang palabasin. Kalumpit, Bulacan. Sinisigaw nila may sunog sa Kalumpit, Bulacan. Nice. Pero ayaw pa rin, oh. Hindi pa rin sila makaalis, oh. Oh, ayun. At least, nakaalpas. At saka tumakbo na. Oh. Di ho ba?
Okay. Ang punto ko rito, mga kaibigan, hindi ho natin kini-question kung ano po ang patakaran, kung ano po ang batas, kung ano po yung rules and regulation ng INLEX. Okay? Hindi po natin yun kasi karapatan din naman nila magsingil. Pero sa sitwasyong ganito na re-responde ka sa isang pagkakataon, emergency yan, mga kaibigan, emergency. Ang katanungan dito, tulungan niyo ako, sige, para at least maliwanagan natin ang mga taga-INLEX na kung ano. Ito bang sitwasyon na ito ay karapat dapat bang singilin pa siya ng tollway? Re-responde sila papunta sa isang emergency at sinabi na itong mga taong na ito ay mga volunteer lang. Meaning wala silang sahod doon, mga volunteer lang. Pupunta lang sila para tumulong sa pagpatay ng sunog, pag-apulan ng sunog sa Kalumpit, Bulacan. Well, okay, benefits of the doubts, mga kaibigan. Bigyan natin, hindi natin ikondina, no? Assuming yan yung batas ng ano ng INLEX at hindi alam ng nagbabantay. Ito yung malaking katanungan, sino yung nagbabantay diyan? Kasi dapat magbigay siya ng pahayag. Bakit niya sinisingil? Bakit siguro baka takot niya, oh, ano ha, binibigyan natin ng ano, hindi natin inuhusgan. Baka isipin na mag-aabuno siya, baka mapapabilang ito. Pero isa lang ang pwede nating dapat mabigyan ng conclusion. Dapat yung mga nagbabantay, alam din nila yung rules and regulation pagdating sa ganitong emergency. Paano na lang kung ambulance yan, mga kapatid? Paano na lang kung ang bitbit niyan ay ambulance at buhay ang ililigtas? Ganun pa rin. Kabilang yan sa emergency, dadaan sa INLEX. So siguro po, mingga love shout out sa ating pong mga taga-INLEX dyan, ano, sa ating pong mga opisyal. Sana ho ay bigyan natin ng pansin ang ganitong sitwasyon na kung mayroon mong baguhin ay dapat tingnan natin at baguhin, no? In terms sa mga emergency at quick response na mga vehicle na dadaan po sa INLEX. Ano nga ba talaga ang magiging patakaran? Sila ba ay magbabayad talaga para sa toll fee or talagang didiretso na natin? Kasi yung pagkaabala, no? At saka yung mga tao na nandyan ay mga volunteer lang yan. Marahil, kung bibigyan ng pagkakataon na ililibre na lang ito, edi that is the part naman sa INLEX na parang counterpart na niya, o sige, ayan naman lang ang pagtulong namin makalibre, no? Pero hindi natin pinangungunahan. Sana mabigyan ng kaliwanagan, no? Hopefully sana, kasi viral na po ito, mga kaibigan. So sana may sumagot dito, or yung bantay mismo magbigay siya ng ano, ng pahayag kung ano ang rason bakit pinahinto niya yung bumbero ng katagal-tagal, almost 3 minutes, mga kapatid, na nakatingga doon sa INLEX na yan, sa tollway na yan, no, mga kaibigan. So, ano ang kadahilanan? Kasi alam niyo yung 3 minutes, napakalaking ano na yan, napakalaking perwisyon na yan. Alam niyo naman ang sunog, mga kaibigan, kapag lumakas ang apoy, segundo lang, ang bilis nun. Di ho ba? At ito naman ho ay talagang bumbero at magre-responde para tumulong sa pagpatay at pag-apulan ng sunog. Well, mga kaibigan, super viral na po ito sa lahat ng social media, itong pangyayaring ito, no? And credit to the uploader po ng bidyong ito. Atin lang pong nakita ito at binigyan po lang natin ng reaksyon sapagkat ako man, mga kaibigan, ay nagtaka at talaga namang nagulat sa pangyayari. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kailangan ba silang singilin? Oo. Well, mga kaibigan, tulungan niyo ako, ha? Tulungan niyo ako, sana po ay mag-comment po tayo. Sa inyong palagay, mga kaibigan, nararapat bang singilin ang mga ganitong sasakyan na nagdadala ng emergency at tumutulong para sa ating mga quick response? Kailangan ba silang magbayad? Comment down below lang, mga kaibigan, at syempre, babasahin po natin yan at para naman din makatulong din sa ating mga manunood. At syempre, para makatulong din, baka makarating yan sa INLEX, edi sige, at least mabasa din nila ang ikangay, kuminto at damdamin ng taong bayan. Alright, hanggang dito lang po muna, mga kaibigan. Again, ako po si Taong Gala at of course, Miguel Love, shoutout ating pong binabati ang ating mga katropa dyan na laging nakasubaybay at sumusuporta sa atin, ang Team Ayuda Revive. Miguel Love, shoutout dyan kila Merly Season Vlog, ayan, kay Jevian, kay Jency, kay Tita Mel, syempre kay Ate Ligaya, kay NSB Official, at sa iba pa natin, yung Team Pima natin dyan, kila Boss Rapi Mapagmahal, Angel,
Demonyitang Anghel, ayan, kay Everyday Monday, ayan, kay Rakitera, maraming maraming salamat dyan. At siyempre kay Do Club, ha? Ayan, ito po ang inyong Do Club. Aba, talaga naman, idol na idol ko po yun. Napakaganda po ng kanyang palabas. And siyempre ang ating Team Vornival, ha? Kay Shirley at siyempre kay Admin Vornival at sa lahat po ng mga kasama niya na nandyan, napakasipag po nila. Thank you so much. Tuloy nyo lang po yung pagsuporta sa mga tao. Of course, ang ating pong, andyan po yung ating Team Waray, Team Raid na nakasuporta sa atin, Team Pima, yung ating pong Team Kasangga, mingga-mingga love shoutout sa ating mga kasangga dyan. Thank you so much po sa inyo at sa iba pa nating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta at ito po ay ina-appreciate po natin. Thank you so much po. Hanggang sa muli, ako po si Taong Gala at mabuhay po tayo. Ingat-ingat mga kapatid. Hanggang dito na lamang po. Thank you so much and bye-bye. God bless. Itulak ang sarili, may kusang kabutihan. Ano man